Hello guys, kumusta po ang lahat? So today ay may panibagong vlog po tayo. So bago tayo magsimula, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Pinutin na rin po ang notification bell para lagi po tayong updated sa lahat ng aking mga videos. So guys, sa nakikita nyo, may hawak po akong alambre. Yan po yung gagamitin natin pang wirings sa Golden Duranta. So yung alambre pong yan ay yung pong karaniwang alambre lang po. So subaybayan nyo po guys, yun po ang ating gagawin pag wirings ng alaman na ito. So, sa nakikita nyo, pupulukutan po natin ng alambre yung pong kanyang sanga hanggang doon sa pinaka dulo po. So, subaybayan nyo lang po guys ang aking pong gagawin. So, ang pag-wirings ay mahirap din. Kailangan maging maingat din po tayo sa pag-wirings. Sa nakikita nyo ay mayabong po yung kanyang mga dahon, wild yung kanyang mga sanga. Yan po, tuloy-tuloy lang po natin yung ating po ginagawa. So guys, baka meron po kayong ganito sa inyong mga alamanan, pwede nyo po siyang i-bonsai. Ang halaman na ito ay madali lang din namang buhayin. Ang kagandahan din sa halaman na ito, maganda po yung kanyang mga pinakasanga, yung kanyang dahon, pino. Pero madali lang pong mabali yung kanyang mga sanga. Malutong siya. So, pag nag-wirings tayo katulad nito, maging maingat po tayo. Yan po. Tuloy-tuloy lang po natin yung po ating po pag-wirings. Pupulupotan natin siya ng alambre. So, may iniiwasan lang kasi ako dyan na mapulupotan ng alambre. Kaya, dinadahan-dahan ko lang po siya. Saka, kaya ako po siya dinadahan-dahan at iniiwasan yung ibang sanga, baka po maputol. Pupulupotan po natin na alambre hanggang doon po sa pinaka dulo po niya para maganda po yung pag-wirings natin ng Golden Duranta. Ang pag-wirings po ay tulad ng sinabi ko ay mahirap din. So ang pag-wirings, taga lang. Ang maganda sa Golden Duranta, pagka na-wirings ang siya at na-bonsai siya,
dito, guys, ay napulupunan na natin hanggang sa pinakadulo. So, puputulin mo na po natin, guys. Wala po kasi akong naihandang flies. Kaya ganyan na lang po ginawa ko. Pulupukutan na po natin ng wirings o ng alambre hanggang doon sa pinakadulo niya. So, subaybayan nyo lang po ang video na to. Huwag po kayong mag-i-skip para po naman po sa ganun ay makita nyo po lahat ng aking gagawin kung paano po mag-wirings ng Golden Doranta. So, sunod na gagawin natin, guys, ay yun naman pong anyang mga sanga ang isusunod po nating wirings. So guys, sa nakikita nyo ay pinupulupotan ko ng alambre or lalagyan po natin ng alambre yung pinakasanga niya at iniiwasan ko po yung ibang mga dahon niya na mapulupotan ng alambre para po huwag po mabalik o matanggal. So sa iba kasi, guys, pag nag bonsai sila or wirings, tinatanggal na po nila yung dahon. So ako kasi, guys, nanginayang ako dun sa mga dahon niya kung tatanggalin ko pa. Kita nyo, mayroon din po akong tinatanggal na sanga na pangit yung direksyon ng kanyang pagkakasibol. So pagka ganyan, na-wirings nyo na po yung iba o pagka na-wirings nyo na lahat-lahat ay nasa sa inyo na po kung ano yung gusto nyong direksyon nung sanga niya. Nasa sa inyo na rin kung ano yung maganda para sa inyo. Yun ang gawin nyo o ano yung direksyon ng gusto nyo. So putulin natin yung iba, guys. So guys, subaybayan nyo po na mabuti itong aking pong ginagawa. So, itong ginagawa ko po, guys, ay basic lang po ito ng pag-wirings para sa mga beginners katulad ko. So, inuulit ko, guys, ang pag-wirings hindi po madali. So, kailangan din po tayong maging matyaga
sa pag-violence. So halos yung iba ay natanggal ko na. So mamaya abangan nyo lang kung ano ang kalalabasan ng wirings natin ito sa Golden Duranta. So yan na po guys. So sa nakikita nyo, halos ilan na lang yung natira sa mga sanga niya. Bend lang po natin siya para sumunod siya. Yan po guys, para sa kaalaman po ninyo, ang purpose po ng wirings sa bonsai, para po pagka meron po siyang wirings, para isunod yung sanga doon po sa alambre. Tulad po halimbawa niya ng ginagawa ko, meron po siyang alambre, isusunod lang po natin yung sanga doon sa alambre. Yun po ang purpose ng wirings. Katulad nung nakita nyo, isusunod mo lang siya. Sana po guys ay nasusubaybayan niyo po ng mabuti. Ito po aking ginagawa. So guys, hindi po kakalimutan mag-subscribe at pindutin na rin po ang notification bell para lagi po tayong updated. So guys, huwag po kayong mag-skip sapagkat malapit na po natin matapos itong po ang ating ginagawa sa pag-wirings. Sana guys, habang pinapanood nyo ang video kong ito, ay may naisip na kayong idea kung paano nyo gagawin ang pag-wirings sa inyo pong bonsai. At sana ay nakakatulong ako sa inyo kung paano po mag-wirings ng bonsai ng Golden Duranta. So guys, paalala ulit sa inyo, ito pong sanga niya ay madali lang po itong mabali. So ingatan lang po natin pagka po nagwa-wirings po tayo, no? So guys, for beginners lang po ito. Wala tayong masyadong material. So ang ginawa ko tulad nyan ay basic lang po, para po magkaroon po kayo ng idea
tagal pa natin ng alambre para talagang maganda yung ano, yung wirings sa Golden Duranta. Tsaka para sumunod na rin yung pinaka sanga niya doon sa alambre. Sana po guys ay nagustuhan nyo itong ginagawa ko pong pagbubonsai o pagwawirings sa Golden Duranta. So itong Golden Duranta na to, habang winawirings ko, sa nakikita nyo talagang na-torture siya ng gusto. Talagang ganyan po ang pag-wirings. Kung sa iba po ay talagang lalagyan nila lahat ng wirings yung sanga niya. Para sa ikagaganda na bonsai. Maganda po talaga sa pagbubonsai yung wirings. So guys, sa nakikita naman ninyo, kailangan iayos natin yung kanyang mga sanga na nalagyan natin ng wirings. Iayos lang po natin guys. Ganyan po. Ayan na po yung Golden Duranta. Tingnan nyo po. So yan po guys, ibibend ko lang po dadagdagan po natin siya ng alambre. Yan po, dagdagan lang po natin siya ng alambre. Itali natin doon sa sanga at ihilahin lang po natin siya at medyo ibibend natin siya para sumunod po siya. So sana po guys ay nag-enjoy po kayo habang pinapanood nyo ito, ang video kong ito. At the same time ay sana ay may natutunan din po kayo. Yan na po. Yan na po ang ating finished product. Salamat po sa panonood. At huwag pong kakalimutan mag-subscribe sa akin pong channel. Salamat po sa inyong lahat.